What's up guys? Welcome to my YouTube channel, Ainnn-kun. For today's video, magkakaroon tayo ng patch note review about sa nangyaring update ng June 8. New contents, events, at iba pa, lahat yan pag-uusapan natin, kaya ano pang inihintay nyo? Let's go! So una guys, sa ipapakita ko, isa sa mga new content na dinagdag dito sa Ni no Kuni Crossworlds ay ang Familiar Arena. Ang Familiar Arena guys, ay isang arena para sa mga familiar na maglalaban-laban, players versus players ang labanan, okay? So, pwede kayong mamili ng mga pwede nyong kalabanin. Kung mas mataas ang CP nyo kaysa sa kalaban nyo, mas maganda kasi mas may chance kayong manalo at magkaroon ng mga iba't ibang rewards, okay? Itong Familiar Arena guys, meron siyang requirement na dapat level 27 or higher kayo para makapag-participate dito sa Familiar Arena guys, okay? And then ang rewards natin dito, merong weekly and then seasonal, okay? Nakabase ito sa inyong mga rankings. So, top 10% weekly ng seasonal sa rank ay makakatanggap kayo ng asterites as part of their rewards, okay? And then meron din dinagdag dito na achievement para sa mga magpa-participate sa Familiar Arena, no? So, nakikita nyo dito ang achievement na 5 na pwede nyong makuha kapag kayo ay nag-participate dito sa sa Familiar Arena. And then, meron din dinagdag na mga bagong titles na pwede nyong makuha kapag meron kayong pag meron kayong na-accomplish, kumbaga, 'di ba? Katulad nitong pinakauna, makakakuha kayo ng dual starter kapag kayo ay nag-participate sa Familiar Arena ng 16 times. Isa 'yon sa mga pwede nyong makuha na titles kapag kayo ay naglalaro dito sa Familiar Arena. Okay? Next natin guys sa mga new content na dinagdag, Kingdom Dungeon, okay? Ang Kingdom Dungeon guys ay dungeon na makakasama nyo ang inyong mga kingdom members. So, paano makapasok? Dapat ang inyong kingdom ay level 3 or higher. And then, pumasok kayo sa menu. Click nyo yung menu, community, tapos dominion, and then click nyo yung kingdom dungeon. So, ang entry conditions naman dito guys, ay syempre kailangan part kayo ng isang kingdom. Okay? Tapos, yung entering ng dungeon ay nakabase sa inyong kingdom lord or steward. Okay? So, sila ang pwedeng magbukas ng inyong mga kingdom dungeons. So, syempre, sa kingdom dungeons, meron din itong mga rewards katulad ng mga gold at etc. paano. So, dito nyo makikita ang dungeon reset na kapag na-reset, syempre, pwede nyo siyang labanan ulit. Okay? Kaso nga lang, syempre, merong bayad ito sa kingdom gold. So, medyo mahal, kumbaga, ang pagpapareset ng dungeon dito sa kingdom, okay? Sa mga rewards naman, maraming rewards, the higher tier na makiklear nyo, mas malaki ang mga makukuha nyong rewards. And then syempre, meron din dinagdag dito na new achievements para sa mga makaka-clear ng kingdom dungeon. Meron din dinagdag na adventure record at codex or collection, okay? So pwede kayong makakolekta at mai-register nyo sila sa inyong mga record or collection. Okay? Next natin, Chaos Field. Sky Pirate Shipyard ay pwede nyong pasukan, no? Pwede nyo siyang pasukan, guys. Pero nga lang, meron tayong entry conditions, no? Meron tayong requirements para makapasok kayo, guys, sa Sky Pirate Shipyard. Dapat kayo ay level 55, no? So, yung mga level 55 dyan, pwede na kayong pumasok dito sa Sky Pirate Shipyard. So, syempre, ang makukuha nyo sa mga floors dito sa Pirate Shipyard, no, meron kayong makukuha ng Territe and Magic Tome. So, matataas ang level dito ng mga mobs or mga monsters. Syempre, meron pa rin Fire, Light, Water, Earth, and Darkness. Kaso nga lang, guys, kailangan ng recommended CP dito sa first floor ay 423,000 CP, no, para kayo ay makapag
AFK dito, no? So medyo mataas ang kanilang requirements dito sa CP, no? So syempre, kapag hindi nyo pa kaya, wag muna kayo pumasok dito. Doon muna kayo sa Chaos Field Ancient Ruins, okay? And then, ayun, meron siyang hanggang third floor, guys. So, meron siyang hanggang third floor na, syempre, kada tumataas ang floor, tumataas din na mga level ng mga monsters na papatayin nyo. So, ang pinaka-max dito, guys, na monsters ay level 100. So, medyo mataas na siya, guys. And, syempre, sa pinaka- floor 3 ay kailangan meron kayong 949,000 recommended CP, no, para makapag-farm kayo dito ng matiwasay. Okay guys, medyo mataas 'yon. Pero tingin ko naman kapag naabot nyo na yung ganyan CP, guys, talaga nga namang madali na lang sa inyo mag-farm dito sa Sky Pirate Shipyard. Okay, next natin guys, Dimensional Border Frozen Laboratory. Okay, binuksan na siya. Ang pangalan niya ay Proto Mark 13, guys. Okay? Merong panibagong meron kayong panibagong Dimensional Border Boss na papatayin, mga idol. And then syempre, meron siyang hanggang tier 4 na level requirement dito, no? So sa level 1, sa tier 1 ay level 37, tier 2 level 57, tier 3 level 77, and then sa tier 4 meron kayong dapat level 97 para mapatay ito. Ako guys, personally, sinimulan ko na siyang patay-patayin, no? Bale, kanina, trinay ko na siyang patayin. Medyo ayos lang naman, no? Ayos lang naman. Maganda rin ang mga bigay na itong loots, mga idol, no? So, ayun. And then, meron din dinagdag na achievement dito pag kayo ay magpapatay ng Dimensional Border Boss, no? So, may dinagdag na achievement and titles para doon, guys. And then, syempre, meron din dinagdag dito na adventure record and collection. Sa mga gustong, sa mga pumapatay dyan, ng mga boss, no? Alam nyo yung ibig kong sabihin na meron kayong mga makokolektang soul stones at iba pa, no? So, ayun, may dagdag din yan, guys, sa mga CP, no? Kung nangokolekta kayo ng mga soul stones, guys, okay? Additional new titles tayo, guys. Meron ditong related sa PvP, no? So, ayun, may bagong titles related sa PvP. Merong apat na dinagdag dito, guys. Brawler, Berserker, Tyrant, and then Battlefield Conqueror, okay? Next natin, guys, ang Otherworldly Street Costume. Ito, napakaganda ng costume na to, guys. Lalong-lalo na dito sa My Swordsman, no? Napaka-astig ng kanyang costume, guys. Grabe. So, napakaganda. Sa mga gustong kumuha, alam nyo na guys, kunin nyo na to, no? Sa mga F2P dyan, katulad ko, hanggang tingin na lang muna tayo, guys. So, ayun, may mga dinagdag na codex and collections, new packages dito, no? And then, syempre, may mga world boss improvements, no? May mga inayo sila sa mga world boss times, sa mga oras nila, no? Sa auto-exit time, yan, meron din sila inayos. Sa tatlong new events na ipapakita natin dyan sa screens nyo, ang Daily Familiar Arena event, ang Kingdom Mission event, and then yung Stagthorn Rate-Up Summon event, guys. Ayan, papakita ko dyan sa inyong mga screens yan. And then, syempre, may mga binago rin sila na mga bug fixes and improvement, guys. No? So, ayun, sa mga naka-iOS, 130 MB, yan, sa mga PC naman ay naka- 161, and then Android ay 150 MB, guys. So ayun guys, ang review natin sa patch note nung nakaraang June 8, guys. Marami-rami pa tayong aabangan na mga contents and events in the future, kaya ano pang hinihintay nyo, guys? Maglaro na rin kayo kung hindi pa kayo naglalaro, no? And then sinasabi ko sa inyo, guys, nakaka-addict tong laro na to. Sobrang saya laruin, guys. At ayun. So, that's it for today's video. Kung natulungan kita sa video na to at nabigyan kita ng impormasyon about sa naging update nung Wednesday, June 8, ayan, please hit the subscribe button, Lods, para maging updated ka sa mga future tips and guides na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood. Goodbye and peace.